Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po sa inyo pong lahat at welcome po sa ating pong morning devotion. And bago po tayo mag-start, ay tayo po muna pong lahat po ay manalangin. Let's pray. Lord God, maraming salamat po muli sa pagkakataon pong ito na binigay mo po para po sa amin upang muli, Lord, ay mapaalalahan ang bawat isa po sa amin patungkol po sa inyo pong salita. Nawa, maging encouragement po ito at maging maayos po, nawa, Panginoon, at may apply po namin ito sa aming pong mga ginagawa. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po muli sa inyo pong lahat. Good morning po. Ako po si Brother Renz at welcome po sa ating pong morning devotion at ang pag-usapan po natin is about problem. Kaya po tinitilan ko po ito pong devotion po natin, mahihirapan pero di susuko. Okay? Or masasaktan pero di susuko. Yan ang mga kataga ng mga taong nagtatagumpay. Yan yung mga kataga ng mga tao na beyond dun sa problema na pinagdadaanan niya, pero still, he's doing something para mas lalong maging malakas. So, mahihirapan tayo sa maraming aspeto ng problema, aspeto ng pamilya, aspeto ng trabaho na meron tayo, aspeto pagdating sa mga tao na sa paligid natin. But the most important thing na kailangan po natin gawin, huwag na huwag kang susuko. Okay? Mahirapan man tayo pero hindi natin susukuan ito. Lalo't higit pagdating sa problema na meron po tayo. Kaya nga po, pinaalala po sa atin ng Diyos in 1 Corinthians chapter 13 verse 10, sinabi niya po ay ganito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Napakaganda pong encouragement po para po sa atin pong lahat. In the midst of the problem we have, kung ikaw man ngayon nakikinig ay may problema ka, ang sabi ng Diyos is mapagtatagumpayin ka niya. Pero wag na wag ka lang susuko. Again, mahirapan man tayo pero wag na wag po tayong susuko. Kaya nga po pinaalala po sa atin po sa text pong ito na lahat ng tao makakaranas po ng pagsubok. At isa ka doon, isa ako doon, at isa po tayo sa lahat ng taong makakaranas ng pagsubok. Okay? Malinaw na sinabi po dun sa verse na lahat ng tao makakaranas po nito. At meron iba't ibang pagsubok tayo na pagdadaanan sa buhay. Pero this problem o itong pagsubok na meron po tayo, part ng training mo yan para magtagumpay ka. Alam niyo po, para maging matagumpay po ang isang tao, kailangan niya mag-proceed o kailangan niya magpasa ilalim sa tinatawag pong training. Para pagdating ng battle, pagdating ng problema, is ikaw ay ready, equip ka. Okay, yun po ang ibig sabihin po nun. Lahat ng tao makakaranas ng pagsubok. Pero ang kailangan mong gawin is magtiwala ka sa Diyos pagdating sa pagsubok na pinagdadaanan po natin pong lahat. Gayun din, sabi po dun sa verse, lahat ng tao ay makakaranas ng pagsubok at hindi pinahihintulutan ng Diyos na subukin tayo ng higit sa ating makakaya. Imagine niyo po yun, kung bakit hindi ka susuko today, kung may problema ka ngayon, sabi ng Diyos, hindi pinahihintulutan ng Diyos ang problema ng higit sa iyong kakayahan. Ibig sabihin, kaya mo yan, kaya inallowed ng Diyos yung problema na pinagdadaanan po natin. Maybe may problema ka ngayon pagdating sa financial, inallowed yan ng Diyos para matuto tayo. Maybe may problema tayo pagdating sa pamilya, inallowed yan ng Diyos para matuto tayo. Maybe may problema tayo pagdating sa relationship, pagdating sa mga katrabaho natin o sa ibang tao, sa kapitbahay natin, inallowed yan ng Diyos para matuto po tayo. At higit sa lahat, ito po ay inallowed ng Diyos hindi dahil para pahirapan ka, kundi inallowed yan ng Diyos para matuto po tayo pong lahat. At ito pong problema na ito, hindi po ito higit dun sa kakayahan mo, kundi sakto mismo, kaya mong pagtagumpayan, kaya inaallowed ng Diyos yung pinagdadaanan po natin. At sabi pa din po, lahat ng tao nakakaranas ng pagsubok ay bibigyan ng lakas upang magtagumpay. Imagine niyo po yon,
Bakit? Anong rason pa para sumuko ka pa? Ang sabi ng Diyos, lahat ng tao na nakakaranas ng pagsubok ay bibigyan ng Diyos ng lakas upang magtagumpay. At isa ka doon. Ano pang reason bakit mo kailangan sumuko? Eh yung Diyos nga, inallowed lang yan para matuto tayo at inallowed ng Diyos na hindi po higit dun sa kakayahan mo at pinakamaganda pa po dito, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Yung lakas na meron tayo is galing po sa Diyos para pagtagumpayan ang mga pagsubok na meron po tayo. And again, ang problema po, part ng training po natin po yan bilang mga mananampalatayang Kristiyano. At ang lahat ng may problema, yan po ay mga buhay pa. At isa po tayo doon sa mga may problema pa hanggang ngayon, kaya po tayo nabubuhay. Ang mga taong wala ng problema, nasa sementeryo na po yan. Kaya ngayon, kung may problema ka, huwag mong sukuan. Ito pong problemang ito ay part lang para po tayo po ay matuto at maging malakas sa bawat pagsubok na pagdadaanan po natin. Tandaan nyo po, lagi lang po nandyan si God. Andyan lamang po ang Diyos upang bigyan tayo ng lakas, upang magtagumpay siya sa problema na meron po tayo. Kaya nga po dito, without a proper training, there's no good result. Yung tinutukoy po dito na training, yung pagsubok. At ang lahat ng mga taong nagtatagumpay, yung mga successful na tao po na napapanood natin sa TV, ay nag-undergo po yan doon sa tinatawag pong training. Bago yan magtagumpay, nagte-train po yan ng mahaba. Dinidisiplina niya yung sarili niya. At kailangan po natin ito gawin sa buhay po natin. Life without proper training, okay, there's no good result. Ayun po ang inyo pong tatandaan. Kaya po ngayon, kung kayo po ay may pagsubok na pinagdadaanan, huwag mong susukuan yan. Humingi ka ng lakas sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang katagumpayan para sa ating lahat. Kaya po muli, isang magandang umaga po para po sa ating pong lahat. At tayo pong lahat po ay manalangin. Let's pray, Lord. Salamat po sa umaga pong ito na binigay mo po para po sa amin pong lahat. I pray na sa bawat isa pong nakikinig sa umaga pong ito, kung meron man po silang problema, kung meron man po silang pinagdadaanan, I pray na patuloy mo po silang palakasin, nawa ikaw ang magtagumpay sa bawat problema na pinagdadaanan po namin. Maghari ka po, Panginoon, sa buhay namin at patuloy na ikaw po ay pagkatiwalaan po namin sa oras ng pagsubok. Huwag na huwag po kaming susuko, beyond na nahihirapan man kami. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.